Yan. MP2, yan ang MP2. Favorite nila eh. Sige, pag-isipan natin maigi. Yun. Ako, may ganito sa likod. Arki, and welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth Arki channel. And ayan, nagkaroon tayo ng oras na mag-record dahil meron kaming ginawa ni Rienzie. Despite our very, 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 very busy schedule. My gosh. So anong pag-uusapan natin today? Ayan, dahil isa sa mga pinakamainit, no? At hottest na tanong natin is, saan ba magandang mag-invest para sa retirement? Yes, oo. Kasi lagi naman natin ina-advise na dapat you invest for your retirement as early as you can. Yes, that's right. No? And ayun lang ha, sa mga nag-iisip na pwedeng SSS, ganyan. MP2, yan ang favorite nila eh. Sige, pag-isipan natin maigi. Yun, ako... may ganito sa likod. Ako, ang una kong sagot, kapag tinatanong ako, sir, saan ba maganda mag-invest para sa retirement? Mm. Ang tanong ko is, kailan ka ba magre-retire? Ay, tama yun. Pareho din ang sagot ko. Tama. Lalo lang pag-message lang sa Facebook. Siyempre, hindi mo alam kung ilang taon yung kausap mo, di ba? Oo, baka mga 55 na yan. Oo. 50, 35, baka hindi mo alam. Yeah, so... very important na pag nagbabasa sila or nanonood ng financial advice, malaking factor is yung investment horizon. Oo, meaning kung gaano pa katagal mo kakailanganin yung pera na iniisip mong i-invest. Kasi maraming advice on where to invest for retirement, di ba? Oo, totoo. Pero video, mga vlog, yes. Pero ang assumption dyan kasi is matagal pa yung retirement. Oo, at karamihan ng mga nakikita ninyo, medyo nasa 30s pa. Yes. Parang 30 yung benchmark pag investment advice. Yes, no? Mga edad namin, ganun. Oo, so... kaya tayo ngayon, yun din yung ating benchmark. So yung ating investment advice for retirement ngayon, this is applicable sa mga 30s hanggang anong limit? Mga hanggang 45 pwede pa. Mga ganon, 30, 45. Pwede na yan. Or younger. Pero pag you're older than 45... Pag mga ganito na lang, mga yan, mga... 15-10 years na lang before retirement, medyo mag-iiba yung sagot natin. Kasi again, medyo maikli na lang yung pinag-usapan natin na time horizon. Which is, pwede nating gawa ng separate video. Pwede. Where to invest for your retirement if you're about to retire. If you're retirement. For soon to be retirees. Pwede. Okay. Sige. So, saan ba maganda mag-invest to build your retirement fund? Assuming that you are 45 years old or younger. Right now. 2023. Date stop. Yes. Well, since ang horizon natin, since ang horizon is matagal-tagal pa. Then, ang assumption 60 magre-retire. Totoo. Assumption 60 magre-retire, no? Stock market. Stock market. Stock market. Individual stocks. Whether individual stocks or through equity funds, na mutual fund or UITF, basta stock market exposure. And of course, hindi rin natin inaalis na hindi lang local stock market, pwede ka rin mag international or global stock market. Ayun. Kasi matagal pa eh. So, kumbaga, kahit mag isa dalawang taong recession, okay pa yan. Mm-hmm. Ang i-advise ko lang sa mga ka-arki natin, kung mag-iinvest sila sa mga individual stocks, yes, dapat yung mga stable, yung mga stable na companies na hindi yung mga speculative na bagong mga company. Chinuchupet, ganyan yung mga pan-trade, yung mga nasa member ng index na mga companies. Yes, tama 'yon kasi gusto mo yung pera mo is lumaki, no? Lumago. You're not in it really for the income, yung gains mo na nagtitrade, but
more of talagang like literally planting a seed na lumalaki lang talaga yung ano yung so mga stable companies na maganda ang growth potential. Yes. Okay. Oo. Pwede rin naman ano, pwede ka rin mag-trade ng mga second liner, third liner, pero siguro just limit lang to your, you know, a small part of your portfolio. Oo. Pero kung ayaw na nilang mag-analyze, mag-aral pa ng mga ganyan, mag-check ng mga company reports, mag-mutual fund na lang sila or UITF na equity fund. Parang tulad ko, I'm a very, very, very busy person. Ay, my gosh. Ayun, so, syempre, board meeting sa ganito, investment committee sa ganyan, talk sa ganito, talk sa ganyan, kausap ng kliyente. So, parang ako talaga, personally, really been very transparent on this one. Hindi na talaga ako nagtitrade kasi wala na akong oras. You know, in between meetings, I drive. So, ang tumigil ako sa gitna ng Skyway para lang mag-trade, di ba? Or sabihin ko habang nagsiseminar ako, ay, teka lang po, mag-trade ako, no? Kasi hahabulin ko to. So, na-hit na yung target price mo. You know, although may mga mechanism naman na ganun, pero syempre, di ba? I mean, sabihin na lang natin parang ina-outsource ko yung trading to fund managers, like kaya, mutual funds. So, sino na yung bahala, mag-trade, mag-research, what to buy, when, if to sell. Yun na yung outsource na yun. Habang ako, ayan, gumagawa tayo ng video. ako, personally, real estate. Oh, real estate. Kasi, like for example, no, may nabili akong lupa banda dyan sa South, no? Malaking discount, nabili ko lang ng 7.5 per square meters, no? During that time, 11,000 ang market price per square. Siguro mga around 8-9 years ago, ngayon nasa 22,000 per square meter. Oh, okay. O, di ba? O, lote pa lang yun. Tapos, sa labas kasi niya, yun, may mall na, may call center na, may hospital, may school, may church. So, dinidevelop. So, parang kinumpute ko nga yung growth rate niya mula nung nag-umpisa hanggang ngayon. Parang, pag pre-project ko, no, by the time that I retire at age 60, it would be more than enough para ano, para to fund my retirement kapag binenta ko siya. Mm-hmm. Or pwede mo siyang i-develop into a rental property para meron kang income pag retire mo, hindi ka lang yung pension. Yes. Hindi ka lang sa pension naka-depend, no? Yes, that's also another option, develop the real estate, and yes, tama 'yon na meron kang income during retirement. Yes. So, stock market, real estate, ano pa? Ah, dahil nag-live stream tayo nito lang, pwede din mga alternative assets. Mga alternative assets. Yeah. Tulad ng art. And ano pa? Jewelry. Padahal jewelry. Hello. I believe. Mag-guess na ulit ha. Uh-huh. Yes, kasi nakita lang natin recently, no? And nako, hanapin niyo yun mga ka-Arki yung ating live stream, no, about investing in art and jewelry na nako, maganda rin pala na mag-invest sa kanila. Kasi, lalo na sa art, kapag nakita mo na up and coming yung artist, tapos mukhang pasikat, maganda yung work, then nako, talagang akit ng value yan. At hindi siya volatile. Yung price niya parang stock market na akit pa ba? Pero kailangan, ano, meron silang interest doon. Kasi, yes. Yun yung magbibigay sa'yo ng edge para malaman kung ano yung mga valuable pieces na maganda yung appreciation potential or upside niya. Oo, that's right. Ano pa ba? Maraming nag-i-invest sa MP2 pagdating sa retirement. What can you say about that? Okay. Pag kasi nag-i-invest ka for retirement, meron yung assumption dyan, alam mo na yung amount na pinag-iipunan mo. Okay. Tapos, syempre, meron ka dyang set budget per month, di ba? Mm-hmm. Na tinatabi, no? O per year. Halimbawa, sama mo na yung mga bonus. Ngayon, ang tanong lang dyan is, you have to compute backwards. Yung tinatabi mo ba per month or per year versus dun sa target amount mo, ilang percent ang dapat na return ng investment mo. Mm-hmm. And that, for me, is the feature. Ngayon, halimbawa, kung ang average, kung wari, kailangan mo lang 6-7% per year, no? Para lumaki. Oo. Yung investment mo to your target amount, then pasok si MP2. Okay. God. Pero halimbawa, medyo kaunti lang yung natatabi mo. Oo. Or halimbawa, a combination as well as malaki yung iniipon mong pera kasi inflation adjusted, gusto mo na retirement fund.
Then, pag kinompute, at yun ang ginagawa namin sa Wealth Arki na compute, no, kung magkano kailangang itabi, pagka-compute, kailangan mo pala ng 10%. Kulang ang MP2 doon. Kulang ang MP2. So, kumbaga, parang ano, nag-invest ka ngunit, ngunit kulang. So, MP2 would not cut it. Kulang siya kasi kailangan mo ng 10%. Eh, MP2, 7%. So, maghanap ko ngayon ng 10%. Ano eh, nakaka-tempt mag-invest sa MP2 for retirement kasi nakikita nila yung reports na every year may 6 to 7% na dividend, no? Hindi kasi immediate na nakikita na kunwari sa stock market over the long term, mga around 10% or more ang appreciation, yung compounded growth rate niya. Oo. Kaya, yes, ano, that's right. So, may tendency talaga na makakaungos ka sa MP2. But okay pa rin naman ang MP2, lalo na for mga medium-term goals. Yes. Basta tatapat sa maturity, ha? Kasi ang MP2, maturity yan, 5 years. Yes, yes. Okay? So, dapat hindi mo kailangan yan within 4 years kasi kahit sumuka ka ng dugo sa harap ng pag-ibig para makuha yung pera mo, hindi pa mature, eh wala kang magagawa. Yes, oo. Ay, may isip ako. Ano? Memorial lot. Memorial lot, okay. Hindi ba part ng estate planning? Hindi. Hindi kasi pwedeng, pwede kasi ibenta. Hindi kasi, yung in-laws ko, recently lang, binenta nila yung memorial lot nila. Parang nabili lang nila ng mga 80 o 100,000 dati. After, of course, after so many years, no? So, subcategory ng real estate. Memorial lot. Memorial lot. Pwede rin yun. Or columbarium. I don't know lang sa columbarium, but memorial lot. Kasi land eh. So, mas, di ba mas ano ba, mas cars ang land. Yun, pwede rin yun, memorial lot. Check nyo rin yun. Na mag-invest. Kasi pag niliquidate nyo yan, ako, kung ako prepare up, mag-invest din ako. Ah, talaga? Ganda siya. Yun. So, siguro ang last na tip ko is, to invest in a yourself? Business. Akala ko yourself. Dapat hindi tumitigil yon, tsaka hindi lang pang retirement. Ako parang maganda mag-invest ka rin sa isang business. Either put up your own or a franchise business. Hindi naman kailangang malaki ka agad. Kasi ang nakikita ko dyan, pag nag-retire ka, ang source ng cash flow mo ay pension. Kung meron kang real estate rental, that's good. But yeah, a lot of retirees, they put up their own business kasi nga, kailangan ng cash flow. Yeah. So, as early as now, kahit na hindi parang full-time, aral-alag ka na rin paano ba magnegosyo, benta-benta ka. You get your feet wet na. Para by the time na you retire, and minsan merong windfall yan eh, or yung malaki na retirement pay, hindi ka from zero magsisimula. In starting a business. Meron ka ng basic knowledge, di ba? Kabisado mo na. Oo. Tsaka, in a way, alam mo na yung steps. No? Kung wari, nag-start ka ngayon ng small business lang. So, at least, familiar ka na sa ano ba yung mga administrative task of putting up a business. Mm. Marunong ka na ng basic inventory, basic accounting for business. Yeah. Such that, kahit na hindi siya mag-flourish ngayon, okay lang yon kasi may lessons ka pa rin natutunan. Mm. Nag-invest ka sa knowledge, nag-invest ka sa sarili mo. By the time that you reach retirement age, pwede mong balikan eh na, sige, subukan ko ulit mag-business para pagdating ng, yun nga, when you finally retire, meron kang cash flow pa rin from a business. I was thinking, no, para, kunwari, you start early, like, 30s ka ngayon, mid-30s, at least you have 25 years, di ba? 30 years to fail. I mean, yun, no, para, kasi, pag if you fail, mag-learn from experience. Yes, kasi, kunwari, age 30 ka, di ba? You fail for, like, what? 3 years. O di, parang session lang yan, di ba? May 27 years ka pang makakabawi versus, retiree ka na 55 doon pa lang doon ka pa lang magsisimula mag-business nako. Diba? So at least, you know, medyo steep yung learning curve na So at least medyo medyo mahaba-haba yung oras mo na mag-recover from your failure. Okay? Less space for error pag 55 years old tapos doon ka pa lang mag-aaral paano mag-negosyo. Tama naman, tama. Yes, I like that business. Yeah, may dadagdag ka pa? Parang yun lang. Oo. So, mga ka-Arki, yun yung ating tips, no? If you want to invest to build your retirement fund or for your retirement, ang una-una is stock market. Yes. Either individual stocks or funds. Kasama rin ang local saka offshore funds. Huwag kalimutan. Okay, pangalawa is real estate. Yes. Na may subcategory na memorial lots. Yes, that's right. Tapos pwede yung mga
alternative assets. Yes, like painting, art, or in jewelry. Art, jewelry, yeah, mga works of art. Yeah. Tapos, also, tingnan natin yung mga going into entrepreneurship, investing in a business. Para maagang matuto at maagang ano, gain the ano, the benefits of being an entrepreneur. Yun lang. Alright, so I hope may marami kayo natutunan dito sa ating video. Pasensya na sa mga may extra noise. Nakalimutan natin magdala ng microphone. Bakit na lang video. And of course, if you like this video, please give it a thumbs up and share it to your friends. And remember to subscribe sa ating Wealth Arki YouTube channel. Yes. Right. Lang po. Hanggang sa muli. Alright, paalam. Bye-bye.